Hi guys, welcome to sa aking YouTube channel at Rexmon Munares Vlog. So for this video is gagawa na naman tayo ng panibagong video. So ang gagawin kong videos ngayon is nandito ako ngayon sa Samsung na shop. So itutour ko kayo ngayon sa Samsung, which is ipapakita ko sa inyo yung latest price list as of July 2021. Aww. Sa Samsung smartphone at iba pa. Kaya ipikay baguhan pa sa aking YouTube channel, huwag nyo akong kalimutan na i-like, share at subscribe back ng YouTube channel. So, let's go guys, and I will tour to you all, or ipapakita ko sa inyo ang mga latest model ng Samsung smartphone at iba pa. So watch this guys. So nandito na tayo guys sa mga smartphone. So ipapakita ko na sa inyo yung mga smartphone latest price. So first, dito tayo sa itong smartphone na to. So, ito yung actual display. Yan, Samsung Galaxy A22 5G. So ito yung specs ng Samsung Galaxy A22 5G. Hyper fast 5G performance, large and smooth screen, all day battery, Samsung members display 6 inches, processor, yeah. Tapos yung memory niya is 6GB RAM and 128GB internal memory, camera is 48 megapixels, 5 megapixels, tapos front 2 megapixel portrait, tapos 6 megapixel, tapos yung battery niya is 5000 mAh, tapos OS niya is Android 11, tapos ito yung others na specification, tapos yung price niya is 13,990 pesos. So yan yung actual na price niya, tapos yung mga yung specs niya, tapos ito yung display, product display. Yan, yan yung screen niya, ibang ganda. Yan. Tapos try natin yung camera. Wow. Super nice yung camera. Yan, ba? Yan yung display, tapos yung camera niya. So yung back camera niya. Tapos dito tayo din sa kabila, ito yung Samsung Galaxy na A11. Tapos ito yung specs niya. Triple camera, tapos optimal performance, infinity O display, tapos ito yung specification niya. Tapos ang specification niya is display 6.4 inches, tapos octa-core na siya, tapos ang memory niya is 3GB RAM, tapos 32GB internal memory. Yan. Ito yung actual display ng A11. Try natin yung screen niya. Yan. Try natin yung camera. Yan, perfect yung camera niya. Yan, ang ganda. Ang camera pala is, ang rear camera niya is 13 megapixel plus 5 megapixel. Yung back camera niya.
Tapos ito yung isa din, yung A02 na Samsung Galaxy A02. Ozone camera immersive display. Yan, immersive display siya. Yung perfect. Tapos large memory, long lasting power, battery. So, ang display niya sa screen is 6 inches. Tapos ang processor niya is quad core. Tapos ang memory 3GB RAM, tapos 32GB internal memory. Yan, tapos ang actual price niya is 4,990 pesos. Ang battery pala niya is 5,000 mAh. Android 10 na din yung latest Android niya. And it costs 4,990 pesos, di ba? Affordable din siya na price. So, if nahihirapan ka bumili ng smartphone, so may affordable na smartphone yung Samsung. At ito siya. Ang ganda, maganda naman din yung camera niya. Super linaw din. Especially pag wala kang budget, tapos yung budget niya is nasa less than 5,000 lang. So, ito yung best affordable na smartphone for you. Maganda naman din yung mga specs niya. Diba? Saan ka pa? Tapos dito tayo sa kabila. So ito yung Samsung Galaxy A014, tapos Samsung Galaxy A01. Tapos ito yung specs niya. Dual camera, optimal performance, long-lasting battery. Yan. Tapos ito yung sample product display. Tapos ang price niya is same, 4,490 pesos pala. So may dual camera pa rin siya, affordable na price din na smartphone. Tapos ang display niya is 6 inches pa rin. Processor octa-core, memory 2GB RAM, tapos 16GB internal memory, camera 13MP, tapos front 5MP. Tapos ang battery niya is 3,000 mAh, tapos Android 10 na siya. And it costs 4,490 pesos. So very affordable smartphone ng Samsung. Tapos ito yung isa din, A014. Long lasting battery, pre-installed Google app, widescreen display 5.3 inches. Tapos processor quad core, memory 1GB RAM, 16GB internal memory, camera 8MP and front 5MP, battery 3,000 mAh, in Android Go and LTE dual SIM. Tapos, and it costs 2,990 pesos. Ito din yung best affordable, another affordable smartphone na A014 ng Samsung. Imagine, 2,990 pesos lang. Very affordable smartphone ang Samsung na A014. Tapos ito yung isa, A02s. Yan yung actual display niya. Yan, wow, very nice. At long lasting battery din siya. Yan. A02s, triple camera experience, large immersive display, long lasting battery, powerful performance. Display 6 inches pa rin siya, processor octa-core, tapos ang memory 4GB RAM plus 64GB internal memory. Tapos ang camera niya is 13MP, tapos 5MP front camera, tapos ang battery capacity niya is 5,000 mAh, Android 10. Tapos ang and it cost 6,990 pesos. Yung specs niya, actual specs ng smartphone na to. Yan yung actual display. Diba? Super ganda. Ganda ng home screen din niya. Yan. Kailangan din natin na i-try din. Yan. Kung maganda talaga yung specs niya. A02s. Tapos ito yung back display ng phone. Tapos ito yung A12, Samsung Galaxy A12. Yan yung product display. Mataas din yung battery capacity niya. Tapos, yan. Tapos ito yung actual specs ng A12. Multi-rate, quad camera, big display for big fun, enhanced power solution, massive memory,
display 6.5 HD Infinity V display, processor octa-core, memory 4GB and 128GB internal memory, camera is 48 megapixel, 5 megapixel ultra wide plus 2 megapixel macro, yung front is 8 megapixel, tapos yung battery 5000 mAh. Android 10 na din siya. Tapos and it costs 9,990 pesos. Tapos yung isa is 7,990 pesos. Yan. Tapos may mga available na color din sila lahat. Black, white, and blue. Yung actual price at wall display ng 812. Yan. Tapos try natin yung screen niya. Yan. Ang linaw din ng screen niya. Tapos try natin yung camera. Yan. Yan yung back camera, tapos yung front camera, yan. Diba? Ang ganda ng front camera. Saan ka pa? Super linaw. As well as super clear yung camera. Tapos dito din tayo sa kabila. Ito yung Samsung Galaxy A. A series. Tapos ito yung A32 5G. Yan yung actual product display. Tapos ito yung specs nya. Tapos ito yung specs ng A32 5G. Hyper fast 5G performance, all day battery, 48 megapixel quad camera. Tapos ang display nya is 6 inches. Tapos ito yung processor nya, 7 nm. Tapos ang memory niya is 8GB RAM and 128GB internal memory, camera 48 megapixel. Tapos yung front niya is 13 megapixel, battery 5000 mAh. Tapos yung OS niya is Android 11. Tapos ito yung others na mga specs niya. Tapos ang it costs 15,990 pesos. May available siya na Ozone Black, tapos Ozone White. Yan. Diba ang astig ng specs niya? Ito yung screen, di ba? Super ganda ng screen. Tapos ito tayo sa kabila. Ito yung A series pa rin siya. Tapos A52, tapos A52 5G. Yan yung A52. Superior performance, tapos immersive visual experience. Yan. Tapos creative 64 megapixel quad camera and water resistant one. Tapos ito yung specifications niya. Ang display niya is 6.5 inches, processor 6 8 nm, tapos memory is 8GB RAM plus 256GB internal memory, camera 64 megapixel, tapos yung front niya is 32 megapixel, tapos 4500 mAh, tapos Android 11, tapos ito yung others, tapos IP67 water and dust resistant pa siya, tapos alit ko pa, ito yung mga actual specs niya. Tapos, and it costs 18,990 pesos. Yung Ozone Black. Tapos, may available din siya na ibang kulay. 17,490 pesos. Bali, dalawang presyo siya. Tapos, ito yung A52 5G. And it costs 23,990 pesos. Yan. Yun yung actual display. Same din. 6.5 inches yung screen size niya, tapos 8GB RAM plus 256GB internal memory. So, camera niya is 64 megapixel camera and 32 megapixel camera yung front. Tapos ang battery capacity niya is 4500 mAh, Android 11, tapos others is specs is IP67 water and dust resistant. Yan. And it costs 23,990 pesos. Tapos available siya sa Ozone Black and Ozone White. So napaka-Ozone, diba? So, tapos ito yung latest din ng Samsung, A72, A-Series. Tapos supreme performance, immersive visual experience, high resolution 64 megapixels, quad camera, and water-resistant phone. And display 6.7 inches. Processor 8 nm. Snapdragon memory 8GB RAM plus 128GB internal memory,
Tapos camera niya is 64 megapixel. Tapos ang front niya is 32 megapixel and battery capacity is 5000 mAh with 25 watt fast charging OS, Android 11, and IP67 water and dust resistant. And it cost 23,990 pesos. Tapos meron din siyang 22,990 pesos. And ito yung actual display niya, very immersive yung display. Yan. Ito yung sample display. Tapos i-try natin yung camera niya. Saan ba yung camera? Yan, yan yung camera. Try natin. Yan yung back camera. Tapos try natin yung front camera. Kung ang malakasan ba. Wow, yan. Napakalupit ng camera. Yan. Good for vlogging din siya. Yan, napakalupit. Malupit na humahagupit. Ganon. Yan, ang ganda ng camera niya. Super clear. Actually, yung gamit ko na pag-vlog is usual, ang ginagamit ko talaga is Samsung. Super ganda talaga ng Samsung yung in terms of camera niya tapos mga specs din. Yan, yan yung camera niya. Yan, di ba? Ang astig. Yan. Klarong-klaro ang camera. Klarong-klaro yung mga pimples ko. Yun ang so, ayun na nga. Tapos dito na tayo sa kabila. Tapos ito yung Samsung Galaxy S21 Ultra. May 5G din siya. So, pag sinabing 5G is super lakas ng signal na yan. Samsung Galaxy S21 Plus. Tapos yung 5G din na S21. Yan yung actual product display niya. Di ba ang ganda? Ito yung S21 Plus 5G. Epic multi-camera, pro-grade video, powerful performance, best-in-class display. Specification is display 6.7 inches. Tapos Exynos, yung processor niya, memory 8GB RAM plus 256GB internal memory. Tapos yung camera 12MP OIS. Tapos 10MP AF wide, battery 4,800 mAh with super fast charging. Tapos yung others niya na specification is IP68 water and dust resistant wireless power share. Tapos fast wireless charging at iba pa. Tapos yung available na color niya is Phantom Silver and Phantom Violet. And it cost 57,990 pesos. Yan ang napakalupit na price niya. Medyo pricey siya pero sulit naman yung specs niya. Diba? Malupit naman yung specs niya. So, bawing-bawi talaga yung specs niya. Kaya hindi ka nalugi, di ba? S21. Ang ganda kayo ng S21. Yan yung back display ng phone ng S21. Tatlong camera siya. Ang ganda ng cellphone na to. Yan, yan yung screen niya. Tapos, try natin yung camera. Yan yung camera na back camera, tapos yung front camera. Wow, napakalupit ng camera. Yan, pwede din siyang gawing natural or bright na selfie camera. Yan yung actual display, yung makita mo yung damit ko na pula. Diba? Super clear. Super ganda ng camera ng S21. So, lahat ng mga phone dito is trinay ko para makita ninyo kung gaano kaganda ang mga camera ng Samsung. Actually, yung gamit ko din na smartphone na pang vlog is A70. Samsung din. Yan. Yan yung mga nilalaman ng S21. Diba? Ang ganda. Ang back camera niya and back display. Tapos ito din yung S21 Ultra 5G. At
kalupit din yung S21 Ultra 5G. So, malupit din ang price. Ganun. So, ito yung Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Yan yung actual product display. Yan, super ganda. Immersive display. Napakalupit na humahagupit. Tapos, ito yung pen niya. S Pen. Samsung Pen. Lifelike S Pen Pro Grade Photography. Ultimate Smartphone Performance Multi-Device Experience. Display is 6.9 inches. Processor octa-core. Tapos, yung memory niya is GB RAM plus 256GB internal memory. Camera niya is 108 megapixels. Tapos, yung front is 10 megapixels. Bueno, pakalupit niyang back camera niya. Tapos, yung battery capacity niya is 4,500 mAh with super fast charging. Android 10. Tapos, yung others niya is may S Pen Charm with remote. Air actions in IP68 water and dust resistance. Tapos then it costs 62,990 pesos. So medyo pricey siya kasi nagkakalaga siya ng 62,990 pesos. But it's worth it. Kasi yung mga specs ng itong smartphone na to is napakalupit. So hindi ka talaga magsisisi pag bibilhin mo itong ganitong kamahal na phone kasi kompleto sa Recados yung specs niya. Hindi ka na rin lugi, di ba? Especially pag in terms of battery, di ba? Matagal siya malobat. Tapos yung display niya, napakalupit. Napaganda. Tapos ito yung camera niya. Ito yung sample na front camera niya, yan. Diba umatikabo yung camera niya? Abay, napakahusay. Napakahusay namang camera na ito. Yan. Yan yung actual product display. Yan. Diba? Diba pinapakita ko sa inyo yung mga sample camera kung gaano sila kalupit. Note 20 Ultra. Diba Ultra? So, panapak-Ultra, ibig sabihin, malupit siya. Ganun. Tapos ito din yung Note Samsung Galaxy Note 20. May S Pen din siya. Tapos ito yung specs niya, 6.7 inches. Tapos octa-core, memory 8GB RAM plus 256GB internal memory. Camera niya 64 megapixel telephoto. Plus 12 megapixel ultra wide and 10 megapixel ultra dual pixel 4,200 mAh with super fast charging and Android 10 yung operating system niya. Diba ang lupit? Malupit na humahagupit. Yan yung Note 20. Tapos, and it cost 48,990 pesos. Yan. Actual na specs niya, actual na price. Tapos dito tayo sa kabila naman. Ito yung latest din ng Samsung Galaxy Z Fold 2. So ito, napakahusay din itong smartphone na to kasi napo-fold siya. Yan. Medyo pricey din yung smartphone na ito. Yan, yun yung actual display ng Z Fold 2, di ba? Yan, di ba? So, hindi ko muna binuksan at nagpa-assist ako ng staff doon kasi baka makasira ako. So, kung mahal pa naman ito. So, pinademo ko sa staff kung paano siya gamitin. Tapos ito yung specs niya, Z Fold 2 5G. Premium design and perfect fold. Best viewing experience, adaptive flex mode, powerful enabler. Display is 67.6 QXVGA or QVGA. Tapos dynamic AMOLED. Tapos ang processor niya is 7nm. Memory, 128GB RAM. Tapos 256GB internal memory. Camera is 12 megapixels. Tapos 12 megapixels sa telephoto. Cover and inner, 10 megapixels. Tapos battery capacity niya is 4,500 mAh, tapos Android 10.
Tapos yan yung actual na product display. At yan yung actual na specs din. Tapos then it cost 99,990 pesos. Medyo pricey siya pero worth it naman din. So ito na nga at ipinatry ko sa staff yan. Yung Z Fold 2. Yan, yan yung actual product display niya. Para siyang libro din. Napo-fold. Tapos ito yung, di ba, napakalupit ng smartphone na to. Tapos ito yung camera niya. Yung front camera, di ba? Ganda. Maganda siya, malupit. Tapos malupit din yung price. Siyempre. Ganun lang. I-try ko yung, pinakita sa inyo yung front camera ng Z Fold 2. Tapos yan, kung i-fold siya, yan. Meron din siyang front display pag ipo-fold mo siya. Yan. Pag-scroll. Diba? Napakaganda. Tapos ang kagandahan nito is 5G. So, malakas siya. Sumagap ng signal. Yan yung front. Ito din yung front camera pag ipo-fold mo siya. Yan yung actual front camera niya na display. Tapos may back camera din siya, di ba? Kaya medyo mahal siya. Tapos every detail is very high-tech. Tapos dito tayo sa kabila. Ito yung Z Flip din na Samsung Galaxy. New innovative design, new seamless experience, new camera experience. Tapos specification niya is display 6.7 inches. Processor 7nm Snapdragon, memories 8GB RAM plus 256GB internal memory, camera 12 megapixels, tapos yung front niya is 10 megapixel, battery 3300 mAh, tapos Android 10. Tapos yung others na specification is flexible ultra thin glass, compact and foldable screen, tapos side fingerprint scanner, face recognition, wireless charging and wireless power share, Dolby Atmos, tapos and it cost 50,990 pesos. Mahal din siya, medyo pricey din, pero worth it naman din yung specification niya in terms of camera, tapos in terms of specs niya, malupit din yung specs niya. Yan, pag hindi mo siya flip, ito yung actual niya. Pag flip, so lilit na siya, especially pag maliit lang yung pocket mo. Ito yung nababagay sa mga maliit lang yung pocket ng pantalon. Tapos ito yung camera niya. Yan, yun yung front camera niya. Yan, di ba? Maganda din siya. Worth it din yung pag binili mo siya. Tapos i-flip down mo siya, ganyan siya. Maging ganyan siya pag flip siya. Tapos may display din siya. Pag i-flip siya, may display din siya na yan yung for example oras, first date. Alayan mo, 50,990 pesos Z Flip. Tapos dito tayo sa kabila. Ito yung Samsung Galaxy S20 FE. Yan, FE siya. Yung sample product display, immersive display din siya yan. Diba, malupit din. Tapos ito yung specs niya. High resolution, multi-camera, hyper-fast infinity display, all-powerful performance. Tapos display niya 6.5 inches, processor octa-core, tapos memory 8GB RAM plus 128GB internal memory, camera 12 megapixels, dual pixels. Tapos yung may telephoto din siya, 12 megapixel ultra wide. Tapos yung front niya is 32 megapixel battery, 4500 mAh, Android 10. Tapos 15 watts wireless charger, wireless power share, F68 water and dust resistant. And it cost 27,990 pesos. And available color is cloud navy, cloud red, and cloud lavender. Tapos i-try natin yung
product display niya yan. Yan yung actual product display. Yan. Tapos try natin yung camera niya. Back camera, tapos yung front camera, yan. Yan yung product display sample, tapos yung front camera niya. Tapos ito yung mga Samsung Galaxy S20 series din, yung kanina din. Yan yung actual product display. Yan, diba, super immersive yung display. Tapos S20 Plus. Tapos ito yung actual specs niya, ultra resolution multi-camera power, full enabler, tapos 8K video creation, hyper fast infinity display. Tapos display niya is 6.7 inches, processor octa-core, memory 8GB RAM plus 128GB internal memory, camera 64 megapixel telephoto, tapos dual pixel 10 megapixel, tapos battery 4500 mAh, tapos Android 10. Tapos other is IP64 and dust resistant, auto sign of fingerprint, Dolby Atmos, and it costs 36,990 pesos. So available din siya sa Cosmic Black and Cosmic Gray. So yan yung actual na specs niya. So ito yung actual product display din ng Samsung Galaxy S20 Plus. Tapos try natin yung camera din. Nakalupit din yung camera. So that's for today's video, guys. Para sa mga karagdagang updates pa, huwag niyo po akong kalimutan na i-like, i-share at i-subscribe ang aking YouTube channel at Rexmon Munares Vlog. Maraming salamat, guys. Hanggang sa muli. Paalam.